namamasyada po. Malapit po sa factory na pinagtatrabahoan ni Becky. Mahal mo ba talaga yung anak ko? Pang? Oo naman po! Talaga lang, ha? Alam mo bang bakla yung anak ko? Hindi yan babae! Hindi yan mabubuntis at lalong hindi manganganak! Mahal po pa rin! Ma'am, wala pa po yun sa mga plano ko sa ngayon. Ah, wala pa. Pero kapag nasa plano mo na, anong gagawin mo? Iiwan mo? Ano bang nakita mo sa anak ko na hindi mo makita sa totoong babae, ha? Alam ko na! Pera, no? Becky, alis na muna. Ay, Petsay. Okay po. John! John, ano wait! Ma'am, bakit yun man ho ginawa kay John yun? Aba, eh, dapat lang magpasalamat ka pa sa akin, eh. Hindi ka naman seseryosohin yan! Dapat alam niyong lahat na wala kayong laban sa totoong babae. Mar. Kailangan bang ipamukha mo talaga yan sa anak mo? Dapat lang malaman nila kung anong totoo. Aba, masakit talaga. Eh, sino pa naman magsasabi sa kanila kung di tayo? Ma'am. Ano? Higing bakla ang isang lalaki. May mga pag-aaral kasi na nagsasabi na ngayon, dati ang mga psychologists, sinasabi lang nila na it's nurture, kung paano pinalaki yung environment, yung personality, kung malakas ang personality ng isang magulang o yung kabilang magulang. Pero meron na rin mga pag-aaral ng mga kahit mga moral theologians at pati mga psychologists at mga neurologists na pinag-aaralan nila mga utak ng mga homosexuals, transgender, na meron silang nakikitang traces na genetically predisposed ang isang tao sa pagiging homosexual or transgender. So genetically predisposed? Pero hindi pa proven. Namamana? Namamana. Parang itong ating kwento ngayon, kasi ang tingin ng mga magulang, eh daling sa mga ninuno nila. Oo. Pwede rin hanggat hindi natin napag-aaralan kung paano yung environment na kinalakihan nila, pati rin yung paano makitungo yung mga magulang at saka yung mga natuturo at saka yung mga nakakabarkada kasama sa eskwelahan o sa bahay. Ang tiyo. Huwag mo namang giyakan yun. Marami pang ombre dyan.